At dahil din sa bagyong Quinta, daan-daang pasahero na estrada sa iba't ibang pantalan. Sa Cebu nga, nakasakay na sa Roro ang mga pasahero pero pinababa pa rin sila. Ramdam din ang masamang panahon sa Bacolod, Negros Occidental. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagngangalit ang alon sa baybayin ng Bacolod City, Negros Occidental kaninang umaga. Kasabay ng pag-ulan, binayo ng malakas na hangin ang mga kable ng kuryente sa pier. Kaya ang mga pasaherong papuntang Iloilo, stranded. Sa iba pang bahagi ng lungsod, ramdam ang malakas na hangin at ulan. Hanggang kaninang tanghali, nakataas ang signal number 1 sa Negros Provinces. Sa Negros Oriental, mas maaliwala sa panahon sa apat na pantalan. Pero hindi pinayagang maglayag ang 7 passenger vessel, isang cargo vessel at isang pump boat. Di natin masabi kasi kahit sa ganda ng panahon, ang advisory ng PAGASA ay nasa signal number 1 pa tayo. So hindi pa po tayo pwedeng magpaalis ng barko. Sa Cebu City Port, naabutan pa ng GMA Cebu ang mga pasahero na pinabababa mula sa Roro papuntang Tubigon, Bohol. Kaya nag-refund na lang ng kanilang pamasahe ang mga pasahero. Kanselado rin ang hindi bababa sa 5 biyaheng Cebu mula sa Tagbilaran City, Bohol, kahit pa mataas ang sikat ng araw. Sa Tabaco City, Albay, stranded din sa pantalan ng daang-daang pasahero. Mahigit 200 ang nanggaling paraw ng Metro Manila at pauwi sana ng Catanduanes. Malungkot kami dahil hindi namin nakapiling ang aming pamilya. Saka sana makauwi na kami ngayon sa Catanduanes. Puno ang waiting area ng pantalan, kaya ang ilang mag-anak sa napagdanampier na tulog at nagpalipas ng oras. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.